Bakit hindi? Alam ko yung pinapasok mo, ha? Nakita mo yung mga kalaban natin, di ba? They are trained to shoot, to kill. Oh, Eddie, give me a gun. I'll shoot them also. Akala ko ganun kadali yun. Sino kaya to? Parang siya yung parang maging kalaban ni Urduja dito, ha? Oh my gosh! So, siya pala. Di lang isa. I hate to ask the obvious, pero... mag-ex ba kayo? Hindi. Kalandian ninyo. Ay. Hindi dyan. Nang hiyas ni Urduja. Wow! So yun nga, yung power ng corona ni Urduja na e-enhance yung mga senses mo, especially yung hearing. And guys, thank you so much for being here. Welcome back to my channel. It's about time for us to watch episode 7, which was shown on television on March 7th din. So, excited na ako and para din to makahabol na tayo sa mga episodes na hindi pa natin napapanood and finally maging updated tayo para tuloy-tuloy yung reactions natin. So, without further ado, let's go watch this video. Lang. Jojo Tawasil Nones. Akala ko, ano, talawisi. Di ba may talawisi dito? May pagka-Arabic yung font style ng ano, no? Ng word na Urduja, yung pagkasulat. Yun pala yung ano, parang naisip ko nung last. Bakit yun? Kita mo nga! Nasaan yung mga kalaban? Namumukhaan ba sila? Oo, tatlo nga sila eh. Dalawang lalaki, isang babae. We got the package. Move out. Rhea, I have a problem. There's ice everywhere. Hindi ko alam kung paano ko ito mapatakot. Leave it to me. Sabi na talaga eh. Paano ko yun yung mga na-encounter at sa stadium? Paano naman tayo kikita ng pera niyan? Kung di natin bibenta yung mga alas na yan. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit obsessed na obsessed si Chairman na makuha lahat ng alas ni Urduja? Kasi meron itong mas malalim na halaga. I guess that's just what we have to find out. Sir, hindi naman po sa nabibintang ako, pero mukhang tampered po yung video niyo. Sa true! Hello, obvious naman. Hindi ako yan. Hindi ganun yung hairstyle ko, no? I'm not accusing you. Meron naman tayong due process eh. Kaya ire-request ko sa headquarters natin na interrogate kayong lahat. Lieutenant Davino, based on your initial statement, nakita mo ang corona ni Urduja sa curtain area exhibit na off-limits pa ang mga guests. Were you authorized na pumunta doon? No, sir. Wala po akong formal authorization na pumasok po sa restricted area. Pero dahil kasama po ako sa security unit, alam ko pong responsibilidad kong protektahan ang corona ni Urduja. Ibig sabihin ba noon sa eksaktong oras na pumunta ka, alam mo na may threat na nanakawin yun? No, sir. Kung wala naman palang urgency, bakit kayo pumunta roon? Sir, kaya nga kami pumunta ni Jem doon kasi narinig namin yung... Yung ano? Yung ano? Inuulit ko lang ba ang sasabihin ko? Po? Hindi po, sorry po. I mean, ano nga po ulit yung tanong, sir? Bakit kayo pumunta sa area ng corona ni Urduja? May alam ba kayo na nanakawin yon? No! Hindi! Hindi ko alam. Bakit? Ikaw ba alam mo? May alam ka ba? Di ba, parehas lang tayo walang alam.
Sir, huwag naman tayo maging ma-carried away sa pagbibintang. Eh, bakit po ba tinayo yung event na yun, di ba? Para dun sa exhibit. Para ma-exhibit yung corona. Kaya kami, pumunta talaga kami dun sa area ng corona kasi gusto namin makita yung corona. Pag-exhibit ba, hindi na pwedeng tignan yung naka-exhibit? Hindi pa oras ng viewing, nagpunta na kayo ron. And so, gusto namin mauna sa lahat ng tao para makita yung corona. Pag ganun po ba, krimen na po ba yun? Matagal na po kami magkakilala ni Jem. Pero I don't think na may karapatan ako na speculate kung bakit siya nag-volunteer sa assignment na maging additional security dyan sa Urduja Diadem event. Gaano katagal na kayo magkakilala? Simula pa ako nung college kami sa Philippine National Police. Mabuti ang tao si Jem. Dedicated na police officer. Kaya sa tingin ko, imposible na siya yung maging suspect dyan sa pagnao ng corona ni Urduja. Kung hindi si Jem, sino ang suspect nyo? Wala po akong alam dyan. Inosente po ako. Sir, kung inosente sila, mas inosente po ako. Nasa labas po ako ng museum nung nangyari yung nakawan. Ano po, witness po sila, Jem. Pati po yung kulig po niya na naglabas sa akin dun sa museum. Pero ang isa dun, suot ang damit mo. Yung dalawang allegedly na nagnakaw ng corona ni Urduja. Sir, naiwan ko nga po yun doon. May evidence ka ba to support that? Kasi hindi recorded sa CCTV yun. Grabe naman kayo, sir. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi ko nga po kayang gumawa ng ganong bagay? Pinalaki po ako ng tama ng lola ko. Wala po akong gagawin kahit anong ikalulungkot niya. No erase, period. Grabe yung vibrato dun sa singing, no? I'm interested to know kung sino yung kumanta dito. Ang ganda ng pagkakanta niya, swak no swak sa teleserye na to. Lagpas na ng isang linggo, pero ang pagnakaw pa rin ng alahas ni Urduja ang nasa balita. Sa dyaryo at sa TV. Wait ako. Eh, kahit sa TikTok. Nakita mo yun, Jem? Ang laking skandalo yung kinasasangkutan mo. Hindi naman ako akusada, ma. Hindi nga, pero isa ka sa person of interest. Eh, nadamay mo pa yung pangalan ng tatay mo. Dapat ngayong taon eh. Police colonel na siya. Eh, ano nangyari? Naudlot dahil dyan sa katigasan ng ulo mo. Sorry, Tay. Juliana, hindi naman kasalanan ni James. Hayaan mo na. Kaso, Ernie, hindi mo naman alam yung panahon ngayon eh. Kapag nakitaan ka ng butas, talagang pupolitikahin ka. Pero hayaan lang ka. Baka hindi talaga para sa akin yung rango na yun. Oh. Ano na ngayon, Gemmaline? Baka wala ka ng balikan na career. Yun naman yung gusto mo, di ba, Nay? Tay, sorry ah. Nay, I'm sorry. Sorry na dinumihan ko yung pangalan ng pamilya natin. Pero wala po talaga akong kasalanan. Hindi po talaga sinadyang talaga akong kasalanan, Tay. Taka na. At sorry na. Sorry na sa mga nasabi ng nanay mo. Jim, tamo ka na nga kung nag-apologize para sa akin. Jim. Ayokong magpulis ka. Pero, mas ayoko yung nakikita kong nasasaktan kang ganyan. Oh. Eh, tahan na, Jim. Tignan mo, basahan ang uniform ko sa tears mo. Saka,
Wala na sa akin yun. Ang importante, tapos na yun. At sana, sarado na ang kaso ng korona ni Urduja. Mauna na kami, ha? Kuya, ako na po. Oh, sige po. Sorry, ah. Nagsara na naman kasi yung isa kong store, eh. Nalugi na naman. Kasi yung mga customers, akala ako yung nagnakaw nung corona ni Urduja sa museum, eh. Tama na. Ay, naku, isayaw mo yan. Lola, nag-i-emote pa. Naku, tigilan mo yung emote-emote mo yan. Spell mo nga. Hindi ka na. Dali. Ganado-ganado po. Oh, dito ta. Mas malakas pa ang tawa mo sa akin. Balang araw, mabubuo mo rin ang hiyas mo. Maniwala ka sa akin. Basta, Lola, promise na nagagagawa ko ng paraan matupad yung promise ko. Na aalagaan ko, paprotektahan ko, hahanapin ko yung mga hiyas ni Urduja. Promise. Sino ka? Ha? Inahanap mo rin ba yung aking apo? Ha? Palagi kasi siyang nasa TV. Eh, suspect kasi siya sa nakawan eh. Pero alam mo, mabait yung apo kong yun. Mahal na mahal ako doon. Hindi siya magnanakaw. Hindi kaya salbahi apo ko. Hindi kriminal ang apo ko. Hindi niya magkagawa yun, hindi. Lola, ano, upo ka muna. Mamaya na tayo sumayaw-sayaw. Sige, upo muna kayo. Ayun po, oh. Yan, mamaya, Lola, sasayaw ulit tayo. Ay, talaga? Ay, oo, sasamahan ulit kita. Uh-oh. Ayan. Mamaya, sasayaw ulit tayo, Lola. Gusto mo yun. Okay ka lang dyan, Lola, ha? Okay na, okay! Sige po. Sino to? Okay na po. Hello? Hello, sino to? Gabing-gabi namang i-scam ka pa. Tsaka bakit meron kang pangalan sa cellphone ko? Sino ba to? Well, good evening, Crystal.
Alam mo, magkakaroon ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo. If you would agree to my proposal. Anong proposal? Well, how would you like to be part of Mission Urduja? Dahil sa incompetence mo, you are supposedly being suspended immediate today. Follow me. Hindi ka suspended. You are now officially assigned to a special mission. At yung tumatawag sa'yo ngayon, ang head ng covert operation group na binuo ng government. Chief, ano pong special mission? Mission Urduja. Nakita na naman silang dalawa. Feeling ko si Jem parang parang tao dito, nagtataka na rin na palagi na lang silang nakikita, no. Pero nakatada na talaga siguro kasi nga sila yung magiging magkatuwang to protect the gems of Urduja. Maestro Mario. Welcome to Mission Urduja. Yeah, it's me. Like what I told you over the phone, nung kausap ko kayo. I'm an expert in Philippine history artifacts, specializing on cultural collection of jewelries. Now, binuo ng gobyerno itong organisasyon ito para hanapin at kolektahin lahat ng nawawalang hiyas ni Urduja. Bakit po kami napili niya? Because both of you are freaking special! Yeah! Okay. Diba, nakikita niyo yung hiyas lumiliwanag? At nag-glow, right? Don't lie to me. Di ba naririnig nyo rin yung ugong ng Bujong? See? Paano mo nalaman to? Kasi direct descendants nga kayo ni Urduja. And I have my own network. I have my intel. At alam ko na ang background ninyo. Wala kayong maitatago sa kayong dalawa. At alam ko rin kung gaano ka-importante sa inyong dalawa na mahanap ang mga hiyas ni Urduja. Let me check your intelligence about Urduja. Alam niyo ba kung gaano ka-importante yung corona ni Urduja na ninako sa museum? Yung ninang? Ikaw. Well, for your information, isa to sa pinakamakapangyarihang hiyas ni Urduja. Isang hara sa Tawalisi na napakalakas at napakahusay sa pakikipaglugmaan. Tuni Aldar Henbe. Kara Urduja. Tirbir, Irdilil, Altan, Shakushliha, Itkochir, Maliksigig, Yansan,
Bulga. Bidtoni Ern. Altan sa kwisig olslo herete. Yamar ch ols manay kornis. Sino kaya to? Parang siya yung parang maging kalaban ni Urduja dito ah. Wapek o shirukui. Urduja bit khiorit. Negel ere khegdains. Hatani bak polno. Bibehik serkik belkikik zalidash bena. Tawalisik bot nires tukhin korsnus akhisag boljukhwi. Shog boljikwa. At alam niyo ba, ang bawat hiyas, meron silang kanya-kanyang kapangyarihan. Each jewel has its own great power. Kaya hindi pwede tumapunta sa mga kamay ng mga masasama. That's why you guys are here. The government needs you. Both of you. Dahil nga kayo direct descendants ni Urduja, naririnig yung budyong, di ba yung ugong? So it's easier for you to find kung saan yung mga jewels. It's easier for you to track. So, can you help us? Alam nyo, maraming nagtatangkang makuha ang mga hiyas ni Urduja para magamit ito sa kasamaan. So, now that you are drafted in this special mission, this is your chance. This is your great chance to redeem yourselves. At kapag nakumpleto nyo ang bawat mission, nakumpleto natin ang mga missing jewels ni Urduja, bibigyan nyo ng karangalan ang inyong pamilya. You, Jem, you will be able to prove yourself to your father and to your mother. And you, Kristo, mabubuo mo na rin ang iyong sarili. So, are you up for this once in a lifetime awesome adventure? What? Paano mo nalaman yung sinabi ng lola ko? I'm going to tell you if you accept this mission. Deal? So what? Are you ready to be part of Wait. This? Okay, so to be honest, medyo over the top yung acting ni Zorin dito. I'm trying to like convince myself na siguro yan talaga yung binigay na character sa kanya, and ganyan yung parang level of exaggeration ng emotions niya when he's trying to convince yung dalawang babae. And let's not judge the character too early. Although yun nga sa akin, I was like waiting for him to to slowly cool down sa acting niya na parang, alam mo yun, parang hindi nagmamatch yung excitement niya. Pero, yeah, let's just trust the process. Siguro may rason bakit ganyan siya magsalita dito. And tingnan lang natin. Mission. Yes, sir! Ibilis mag-oo, ha? Oh, bakit hindi? Alam ko yung pinapasok mo, ha? Nakita mo yung mga kalaban natin, di ba? They are trained to shoot, to kill. Edi, give me a gun. I'll shoot them also. Akala mo, ganun kadali yun? Nakakatawa silang dalawa, no? Kasi nagbabangayan sila palagi. Mistro, baka hindi nyo alam. Super galing ko sa mga online games, no? Imba kaya ako. Ano naman yung imba?
Tita, Imba is imbalance. Sobrang galing ko sa mga games. Natatalo ko sila. Imbalance sila sa sobrang galing ko. Imba ka nga. May mental imbalance. Hoy, Tita, it's 2023. You can't make fun of mental health. Hindi mo kasi naiintindihan. Basta I stand by my opinion na hindi ka dapat sumali. Sir! Sir! Civilian to. Hindi lang buhay niya ang malalagay sa alanganin, pati buhay ng team niyo. Shh! Sir, huwag ka makinig sa kanya. I will give my 101% on this mission. Sige nga. Kung may nangyari sa'yo, ano mangyayari sa lola mo? Sino mag-aalaga sa kanya? O, diba? Nag-sink in din sa'yo. Tingin mo ba para kanino ko to ginagawa? Bata pa lang ako, pinakwenta na sa akin ni Lola yung storya ni Urduja. Alam mo ba kung ano nagmarita sa akin? Ko alam, di naman ako manghuhula. Hindi yung mga hiyas o kaya yung mga superpowers. Hindi yun. Yung rason kung bakit hindi natatalo si Urduja. Yun yung mga selfless reasons niya. Lahat ng yun, para lang maiangat at ipaglaban ang kanyang kaharian at yung mga taong minamahal niya. Kaya sir, I wanna do the same. Kung totoong magkakause ng mass destruction to, then I'm up for it. Count me in, I'll do anything, I'll do it. Yes! Did it settle? Welcome to Mission Urduja! Kailan start ng training, maestro? Oh, that's not my problem anymore. Yung ahandan sa inyo magpapaliwanag. Sino po mag-ahandan sa amin? Ako. Oh my gosh! So, siya pala ang mag-train sa nila na parang may past si Gemmaline. Okay, this is really interesting. Excited ako. Excited ka na. This is it! Okay ba? Maayos ba yung bonds ko? Fit ba ako? Guys, simula ngayon, ito na ang gagamitin nyo. Untraceable ang linyang yan. Top secret ang mission na to, kaya lahat na maririnig at makikita nyo ay confidential. Do you understand me? Sir, yes sir. We'll start with 4 weeks intensive combat training. 6 days a week. At may quarters tayo dito sa HQ kapag hindi kayo makakauwi sa inyo. Sir, question? Ako po kasi yung caregiver ng lola ko, so hindi po ako pwede magstay ng matagal dito. Kung hindi mo kaya mag-commit sa mission na to, you're free to go. Sabi ko nga, gagawin ko ng paraan. Sus. Ikaw, Davino. Wala ka bang sasabihin? Sorry. Ang turo kasi ng nanay ko sa akin, kung wala akong magandang sasabihin, huwag na lang ako magsalita. Kailan mo pa sinunod yun? Pwede ba magtrabaho naman tayo? Sir. Ano, sir? Under mo ko kaya, sir, ang itatawag mo sa akin. Sure ka ba kaya mo ako i-handle? Alam mo, sa pagkakatanda ko, eh gustong gusto mo kapag kina-handle kita. Dati yun, nung hindi ko pa alam na magaling ka pala mag-handle ng iba, di lang isa. I hate to ask the obvious, pero mag-ex ba kayo? Hindi. Yeah. Oh my gosh. Sige. Pwede mo mag-move on na tayo? Kasi ang pinunta ko dito talaga yung mission eh, para mahanap yung mga hiyas ni Urduja. Hindi para maging audience ng mga kalandian ninyo. Okay.
Hindi dyan. Lagi na lang sa may ganyan na eksena. Yung mali. Dati kasi na ano din siya, natumba, natapilok. Sabino, Posadas, meet the core team of Mission Urduja. Legit ah? Sure po ba talaga kayo sa pagsali ni Crystal sa mission natin? Magaya ma, nananalantay ang dugo ni Urduja sa ugat ni Crystal. Sabihin mo sa akin ang totoo. May kinalaman ba si Lawanix sa nangyari sa museo? May mailalabas po sila ng composite sketch ng suspect ng investigators ng museum. Pero wala pa akong access. Kumuha ka ng access. Lihim din. Oh! The power! Kaya ulang kunin ang lahat ng hiyas ni Urduja. Wow! So yun nga, yung power ng korona ni Urduja na e-enhance yung mga senses mo, especially yung hearing. So napaka-powerful mo pag nasa'yo yung korona na yun, kaya mahalaga yung mga gems talaga ni Urduja. Isa pa lang yan ha, isa pa lang sa mga gems ni Urduja yung nalaman natin yung powers. And excited ako malaman yung iba pa. So ayan, kaabang-abang yung mga episodes dito for sure. Matutuwa tayo. So, yeah, thankful lang din ako na may time ako ngayon to react to this. And of course, susunod natin yung episode 8. That was on March 8 as well. So, abangan nyo rin yung reaction ko na yan. And for now, maraming salamat for watching this with me. And yeah, I hope to see all of you guys in my next video reaction.